Sa ating pulong panalangin ngayong gabi, mga kapatid, nais kong iyaan kayo buksan natin ang ating mga Biblia sa James chapter 1 verse 12. James chapter 1 verse 12. Pero ito po ang sinasabi, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos para sa atin, naway pagpalain ito sa ating mga puso ngayong gabi. Tayo'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat napakalaya po ng iyong salita upang ito'y aming pong buksan sa aming pong mga mata at pandinig, at nang mabuksan niyo rin po ang aming mga puso upang matanggap namin ang iyong pong layunin, ang iyong pong mensahe sa amin sa gabing ito, sa aming pulong panalangin. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, isa sa mga katangian ng kalaguang espiritual ay ang pag-angat ng kaalaman natin sa mga pagsubok na ating dinadanas. Umaangat, lumalago tayo. At ikalawa, ang pag-unlad sa mga matalinong pagpili, desisyon ng mga ugali. Na ito pong James na ito ay sinulat ni Santiago para po doon sa mga Kristiyanong naroon sa apoy ng mga pagsubok, sa mga trials, sa mga tiisin. Makita natin ang context nito sa James chapter 1 verse 1 to 11. Sa tindi ng pagsubok, mga kapatid, nakakatuksong bumalik sa lumang buhay ang mga Kristiyanong naririto. Subalit, ang talatang ito na ating pong binasa ay simpleng nagtataglay ng pangako sa ikatatayo, ikatitibay nila sa mga tiisin ng kanilang pagsubok sa buhay bilang mga Kristiyano. Ito'y nagpapaalala rin sa atin sa ating kasalukuyan ngayon, bagamat maikling panahon ang lamang ang ating pagtitiis sa buhay na ito sapagkat hindi tayo mananatili rito, andyan po yung pandemic, lahat po ng klase ng kakawalan, andyan na po lahat ng pagtitiis, ito po'y pagsubok sa atin bilang mga mananampalataya. Ngunit may pangako itong tumatagal na pagpapala sa buhay Kristiyano. Now, gusto kong talakayin ang dalawang bagay sa talatang ito. Una, ang sabi nga sa James chapter 1 verse 12a sa una, mapalad ang nagtitiis sa pagsubok. Ang sabi po, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Pagtitiis ng pagsubok, hindi po sinabing mapalad ang sinusubok. Sapagkat may mga nagtitiis, hindi dahil sa pagsubok, kundi dahil bunga ng kanilang mga maling gawa, maling desisyon, at lalo na sa kasalanan. Bunga ng kanilang kasalanan, gaya na sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa 1 Pedro 2:20, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat anong pakinabanga na kapag kayo'y nagkakasala, at hinahampas dahil dito ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Mayroong tiisin na talagang tinitiis ng mga tao, bunga ng kanilang kasamaan, bunga ng kanilang kasalanan at mga maling desisyon. Ngunit wala po yung katuturan sa buhay Kristiyano. Kundi ang mapalad dito ay yung nagtitiis ng pagsubok. Hindi po mapalad yung mga sinusubok, kundi yung mga nagtitiis sa pagsubok. Now, pag sinabi pong nagtitiis, mga kapatid, sa English po yan ay hindi lang basta endure, kundi ito po ay nananatili. Nananatili. Kapag ang isang tao ay nagtitiis, mayroon siyang pinaninindigan na manatili ang paniniwala niya. Maring ito'y magtatapos lamang, ito ay magwawakas din, o di kaya ang paniniwala niya ay batay sa pangako ng Panginoon na kung ikaw ay magtitiis, nananatili sa mga tiisin ng pagsubok, ay mayroon kang gantimpala. Ito'y gawain ng isang mananampalataya. Ang sabi nga sa John 15 verse 5, ang sabi ng Panginoon, na kayo'y mga sanga, ako ang puno, at ang sino mang nananatili sa akin ay siya yung magbubunga. Ibig sabihin, sino yung nananahan, sino yung nagtitiis? Basahin natin John 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga,
ang nananatili sa akin, meaning to say, nananatiling may relasyon, nananatiling may pananampalataya, nananatiling nabubuhay bilang Kristiyano, at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So ang tiisin ng Kristiyano, hindi dahil sa tiisin lang dahil magtatapos din, kundi mayroong pong layunin. Una, ito ay nasa kamay ng Diyos at ito ay ang pananatiling tapat sa Panginoon. Nagpapasailalim, ibig sabihin ng nagtitiis, nagpapasailalim, no? Nagsasubmit, hindi tumatakbo, hindi nagrereklamo, kundi mayroong kagalakan. Sapagkat ang isang mananampalatayang nagtitiis sa pagsubok, ito'y may matindi at matibay na pag-asa. May pag-asa siya. Sabi ni Pablo sa Romans 5:3 hanggang 5, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Mayroon pong pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinibigay sa atin. So kaiba po ang tiisin na pinagtitiisan ng mga mananampalataya, ito'y tiisin sa pagsubok sapagkat sila po ay mayroong katangian bilang isang anak ng Diyos. Sila'y umaasa sa Diyos sa lahat ng bagay na ito ay nangyayari para sa kanilang ikabubuti. Kaya nga, ang isang taong matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Pagtitiis, Romans chapter 1, verse 17. Yun ang napansin natin una, no? Ang sabi ng James 1:12, mapalad ang nagtitiis sa pagsubok. Ngayon ba'y nagtitiis ka sa pagsubok? Hindi bunga ng iyong kasalanan, hindi bunga ng iyong kamalian, kundi bunga ng iyong pagiging Kristiyano, ng iyong pagsunod, ng iyong pananatili kay Kristo, dumadanas tayo ng tiisin sa buhay. Ang sabi po diyan, mapalad ka. Mapalad ka, mga kapatid. Hindi sayang ang ating mga pagtitiis ngayon sa maikling panahon lang ito. Hindi magtatagal, mga kapatid. Bakit po tayo mapalad? Ikalawa, sabi sa James 1:12, mapapalad o mapalad ang nagtitiis sa pagsubok dahil may gantimpala, mga kapatid. Gantimpala na hindi natin naasahan. Gantimpala na hindi natin pinagtatrabuhan, kundi ito po ay kaloob sa pamamagitan ng ating pananatili sa tiisin dahil sa pagsubok. Basahin natin muli ang ating text, James 1:12. Sa ikalawang bahagi, pero basahin natin ng buo. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat, ang sabi po dyan, kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa kanya. Mayroon pong putong ng buhay. Ano po itong putong na ito? Ito'y corona. Ang magandang halimbawa rito ay yung putong na tinatanggap noong mga nasa karera, no? Nasa paligsahan ng takbuhin. Sa paligsahan po ng takbuhin, mga kapatid, lahat ay maaaring daan-daan ang sumasali rito. Dito ay pabilisan, pirmihan, palakasan, maraming paraan, hanggang sa isa lamang ang makatanggap dito. At ang putong na ito, kung tawagin niyan sa English ay laurel. Laurel. Ang laurel po, ito yung putong ng dangal, no, dakilang karangalan, ay gawa lamang sa makikintab na dahon. Ito ay pansamantala. Ito ay natutuyo. Ito ay isang bagay na kung saan dito sa lupa lamang. Ngunit, ang ibinibigay na karangalan dito ay isang dakilang dangal, isang magwawagi, isang taong mayroong kahigkitan sa lahat ng mga manlalaro. Ngunit ang putong na tinutukoy dito sa mga Kristiyano ay hindi po laurel na pansamantala, kundi ito ay putong ng buhay para sa mga Kristiyano. At ang ipinangako rito ay sa makapagtitiis hanggang sa wakas. Tingnan nyo ang sabi nga sa Revelation chapter 2 verse 20, ganito po ang pagkakasabi. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang
danasin. Malapit nang ikulong ng diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw, maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Yung po yung sinasabi, ito po'y tumutukoy sa kapahayagan sa huling panahon na nakita nito ni John the Beloved kung ano po ang mangyayari sa mga totoong Kristiyano. Daranas po sila ng matitinding pagsubok. Magkakaroon sila ng mga kapigatian sa loob ng 10 araw. Meaning to say, hindi po mananatili. Hindi po ito tatagal. Ang sabi lang dito, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Meaning to say, magtiis ka hanggang sa huli. At ibibigay ang korona ng buhay. Ito po yung ipinapangako sa mga manlalaro o sa mga Kristiyano na kasulukuyan tumatakbo. Kaya nga ang sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 13, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. So ang putong na ito ng buhay o korona, laurel sa Ingles, ay simbolo ng karangalan at tagumpay. Nakita nyo, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong na buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa kanila. Ang tanong natin dito, kailan ito matatanggap ng mga mananampalataya? Ang sabi po sa ating teksto, kapag siya ay subok na. Pag sinabi pong subok na, sa original na pagkasalita dyan, ibig sabihin mga nagmana o natanggap na, napatunayan na. Kanino ito ipinangako? Sa mga nagmamahal sa kanya. Ang sabi po sa ating text, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa kanya. Now, sino ang nagmamahal sa ating Panginoon, sa ating Diyos? Natural, ang mga anak ng Diyos. Kaya nga kahit sa pagtitiis sa ating mga paghihirap sa mundong ito, lahat po dyan ay kasama ang Diyos na gumagawa doon sa mga sumasampalataya sa Kanya upang sila ay maging kawangis, mahubog tungo sa wangis ng bugtong na anak ni Kristo. Di ba? Romans 8:28 hanggang 29, ganito ang pagkakasabi. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila, mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya, ang mga iniibig niya na nang una pa, ay itinilaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So yun po yung ating pag-asa, no? Ang mga nagmamahal sa Diyos, siya talaga yung makapagtitiis hanggang wakas. Kaya di sila sumusuko, hindi sila umaatras, hindi sila lumalayo, kundi hinaharap nila ang mga pagtitiis, ang mga tiisin sa mga pagsubok sa buhay ng may kagalakan. Sabi nga na James sa ating naunang talata, James 1 chapter 1 verse 2, mga kapatid, kung ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Kayo yung pauna ni James eh, na ang pagsubok natin ay hindi po yan aksidente nangyari o disgrasya lamang. May layunin po yan upang tayo po ay mahubog sa ating pagtitiis. At sa ating pagtitiis kasi, habang tayo nahuhubog dito, tumitibay ang ating panampalataya at isang taong matuwid na mumuhay sa panampalataya. Kaya nga, ang tanong natin sa ating pamagat ng ating paksa, hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kaya mong magtiis sa mga pagsubok, mga kapatid. Sapagkat ang mga nangyayari sa ating buhay ngayon, hindi po yan disgrasya, hindi po yan nagkataon, hindi po yan basta dumating sa buhay natin, lahat yan layunin ng ating Panginoon. So paano natin ito ilalapat sa ating buhay ngayon? Sa ating pulong panalangin. Ito pong katotohanan. Ngayon pa lamang, sa kasalukuyan, tayo po'y tumatakbo sa takbuhin ng ating buhay. Ang kailangan lamang natin dito ay pagtitiis, sapagkat sa ating pagtakbo ngayon, mahaba pa ang ating takbuhin, ngunit malapit na ang dulo nito.
Ibig sabihin, marami pa tayong daranasin na mga tiisin, mga pagdurusa. Lahat tiisin natin. Sapagkat yung takbuhin nating ito ay kabilang sa ating buhay Kristiyano. Ang takbuhin natin ay hindi pabilisan. Kundi ang hindi ang at hindi pabilisan, hindi rin pagalingan at hindi rin pahusayan. Kundi ito'y takbuhing patiisan hanggang wakas. Kaya sa ating pamumuhay Kristiyano, tumatakbo tayo. Dahan-dahan lang. Tiis lang. Magtiis lang, magtiyaga lamang. Tanawin natin ang ating kinabukasan. Tanawin natin ang ating pananagumpay sa buhay na ito. Hindi tayo mabibigo sapagkat kasama natin ang Panginoon. Kaya pumanatag tayo sa ating mga tiisin sa buhay. Paano? Gawin natin ang lahat ng kasangkapan sa ating pagtakbo. Kailangan natin ito. Yung mga means of grace, kailangan natin ito sa ating takbuhin. Ito ang makakapag-preserve sa atin. Ito ang makapagbibigay sa atin ng lakas, ng motivation, ng anumang pananagumpay sa daan. Permis lang, mga kapatid. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Magtulungan tayo. Dumalo tayo sa mga panambahan. Huwag natin itong kaligtaan sapagkat ito yung makapagpapatibay sa atin. Dumalo tayo sa mga pulong panalangin. Manalangin tayo sa pangsama-samang panalangin. Manalangin tayo sa ating pamilya. Manalangin tayo sa ating personal na buhay. I-share natin ang gospel. Magbasa tayo ng gospel. Sharing, inviting ating ayayahan, ang mga kaibigan natin, mga kasama natin na makinig sila sa mga pangangaral, dumalo sa mga pangangaral kahit nasa live streaming. Do good works, mga kapatid. Yan ang utos sa atin bilang ilaw ng sanlibutan. Pagliwanagin ang ilaw ninyo. Kaninong ilaw yon? Kay Kristo. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawang yon? Yung pagtupad natin sa mga means of grace na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yun ang good works na dapat nating lakaran. Amen? Hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang sa tayo'y tapat na sumusunod at namumuhay sa biyaya ng Diyos. Tayo manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito na mayroon kaming kagalakan sa aming pulong panalangin. Meron kaming motibasyon kung paano namin idalangin ang aming pong mga concerns, lalo na sa mga kapatid namin, sa mga kaibigan, sa mga malalayo sa aming piling na mga mahal sa buhay, maging sa aming kalagayan sa pandemic, sa aming pag-iingat, sa social distancing, wearing of mask and wearing of face mask, face shield. Lord, nawa, magawa namin ito bilang pagtitiis namin sa takbuhin, sapagkat alam namin hindi ito pangwalang hanggan. Ito'y pansamantala lamang, ngunit ang aming pong tatanggaping putong sa buhay ay pangwalang hanggan. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.